Magandang araw mga kababayan. Welcome po muli sa ating YouTube channel. Ito ang inyong lingkod na si Neon Mask ng United Talino Warriors. At kung bago ka sa channel na ito, ay pindutin mo na ang subscribe button at bell notification button para lagi kang updated sa ating mga reviews sa iba't ibang mga kumpanya at reactions sa mga nangyayari sa ating paligid. So una, gusto kong sabihin na meron na naman tayong isang kumpanya na re-reviewin para sa episode na ito. Pero bago tayo pumunta sa part na yon, gusto ko lang i-share sa inyo mga kababayan yung comment ng isang nakapanood ng ating content tungkol sa Royal Q. Sabi niya, hindi naman daw pala ako nagre-research at nakabase lang daw ako doon sa advisory ng Securities and Exchange Commission tungkol nga doon sa pagiging illegal at unauthorized operation ng Royal Q. So mga kababayan, kayo na po magsabi, tama po ba na magbase tayo sa Securities and Exchange Commission o dapat mag-research pa tayo at i-disregard natin yung mga sasabihin at yung advisory ng Securities and Exchange Commission? Nagtataka kasi ako kasi kung hindi mga ahensya ng gobyerno ang ating paniniwalaan, sino pa ang dapat nating pagkatiwalaan? So yun lang naman sa akin. But just the same, again, inuulit natin na if you want to verify the legality of a certain company, the best way to do it is by contacting and verifying it directly with the regulatory agency, particularly Securities and Exchange Commission, or you may also verify it with Banko Sentral ng Pilipinas, especially for those companies who offer investments through trading and cryptocurrency trading. But just the same, tulad ng nasabi ko kanina sa episode na to, re-reviewin nga natin itong isang kumpanya at ito ang Eureka Business Community. So nandiyan ipapakita natin yung kanilang logo. So simulan na natin ito mga kababayan. Alamin muna natin kung paano ka ba ang kikita mula dito sa Eureka Business Community. So sabi dyan, how do the system works? Simply watch ads and answer simple questions every day for 14 days. Once you're done with the program, you will receive your reward. So basically, manonood ka ng ads or advertisement, tapos meron silang katanungan na kailangan mo sagutin, and then kapag natapos mo na yon, meron ka ng makukuhang reward. And then, another important information regarding Eureka Business Community is where do funds come from? So primarily, Eureka generate funds from ads that you watch every day for the rewards of the learners. So it is really important to make sure to watch the ads till the end. So kapag meron kang papasok ka dun sa halimbawa dashboard o dun sa system ng Eureka, kailangan talagang tapusin at panoorin yung mga advertisements para makuha mo yung iyong reward. And then lastly, what is student code? This is a unique code for every student. You need it especially when starting a program or referring someone in our programs and filling out the form. It will be referred as mentor code when you are already at professional level. So basically, yung student code, ito yung iyong magiging identification bilang miyembro ng Eureka. At magagamit mo ito especially kapag ikaw ay magre-refer ng mga kaibigan o kakilala na sumali nga dito sa Eureka Business Community. Okay, sa puntong ito ay pag-usapan naman natin yung mga comp plan o yung mga investment plan kapag ikaw ay sasali dito sa Eureka Business Community. So meron silang ipinapangako na return of investment
kung saan as low as 1,000 pesos ay pwede kang sumali dito sa Eureka. At after 1 week, ang iyong 1,000 pesos na investment ay magiging 1,300. So, ano pa yung ibang mga commission plan nitong kumpanyang ito? Next ay yung 5,000 and then yan ay magiging 7,000 pesos. Yung 10,000 ay magiging 15,000 pesos. Yung 15,000 ay magiging 22,500. Tapos yung 20,000 magiging 30,000. At yung 50,000 ay magiging 175,000 pesos. And pag-usapan din natin kung sino ba yung namumuno dito sa Eureka Business Community. So, sinubukan nating mag-search at ito yung ating nakita. Yung isang post ng member ng Eureka Business Community kung saan pinapasalamatan niya itong tao na nagngangalang Rafael Gonzalez. Unfortunately, naka-lock yung kanyang profile kaya hindi natin maipapakita yung kanyang mukha. At marahil siya yung isa sa mga namumuno dito dahil dyan ipapakita natin sa screenshot na sa kanya nagmumula yung mga payouts. So, sa kanyang personal savings nagagaling yung mga payouts ng mga members. Again, ang pangalan niya ay Rafael Gonzalez. And then, apart from doon nga sa passive income kung saan mag-invest ka lang, maghihintay ka lang ng isa, dalawang linggo, ay kikita na ng 50% yung iyong investment money, meron pa silang direct referral bonus. Diba tulad na sinabi natin kanina, meron silang student code kung saan magagamit mo ang information na ito sa pagre-refer ng mga downlines. At ang kanilang direct referral bonus ay nagkakahalaga ng 5%. Meaning, halimbawa, naglagak ng 100, sabihin na lang natin na 100,000 pesos maximum yung isang investor, meron kang parte na 5,000 pesos just by referring that person. Eh, what more kung marami kang na-refer na mga kaibigan at mga kakilala. And then, pag-usapan din natin yung mga mahalagang detalye ng bawat kumpanya to check their legality. So, pag-usapan natin yung kanilang registration sa ating mga government agencies. Now, sinubukan kong i-search ang Eureka Business Community sa DTI if their business name is registered sa DTI o Department of Trade and Industries. Unfortunately, ay walang lumalabas na information doon sa kanilang business name registration search. And then, sinubukan ko rin mag-search dito sa Securities and Exchange Commission. So, sinubukan kong hanapin muna yung Eureka Business Community. Unfortunately, walang lumalabas. Pero, nung sinearch ko yung kanilang pangalan na Eureka Business, ay nag-a-appear yung result na Eureka Business Agency na may registration number P00000729. But this is yet to be confirmed kung yung Eureka Business Agency at yung Eureka Business Community ay iisang entity lamang. And then, sinubukan ko rin i-search yung kanilang physical office address at yung kanilang landline telephone number, pero unfortunately, walang nag-appear sa ating mga searches. But what I can suggest sa mga members to double check the legality of this company is you can go ahead and double check it sa Securities and Exchange Commission Express System
kung saan pwede kayong humingi ng kopya ng Certificate of Incorporation ng Eureka Business Agency, Business Community, at doon naka-indicate yung office address pati yung mga personal details ng CEO or founder, like yung kanilang contact information at yung kanilang residential address. Para if in case, wag naman sana tulad ng ibang mga companies na ating na-cover kung saan itinakbo ng CEO at iba pang mga high-ranking officials ng mga kumpanya yung pera ng mga investors, meron kayo pang hahawakan na information kung saan nyo pwedeng tuntunin yung mga namumuno dito nga sa Eureka Business Community. And then, moving forward, at po ba yung mga mahalagang information na kailangan natin i-cascade sa ating mga sa ating mga kababayan? So basically, very limited yung information na ating nagather. Although, as far as I'm concerned, patuloy naman sila sa pag-ooperate. Pero, considering all the things that we have discussed, base na rin dun sa mga basic information na nire-require or red flags ng Securities and Exchange Commission para malaman natin if a certain company is indeed legit or an investment scam, in the case of a Eureka Business Community where we are unable to know their physical address, yung kanilang telephone number, yung pagkakakilan lang ng kanilang CEO, yung kawalan ng proper legalities tulad ng DTI registration, mayor's permit, barangay clearance, Securities and Exchange Commission secondary license, because this will authorize the company to solicit money and receive money from the public na magagamit naman itong kumpanya sa kanilang operation. At ang bawat kumpanya na wala nito, regardless kung MLM yan, cryptocurrency trading company yan, as long as wala kayo Securities and Exchange Commission secondary license, kayo po ay isang investment scam. At tulad din ng Eureka Business Community, dahil sa kawalan ng information available online at sa ating pag-research, I can strongly say that Eureka Business Community is an investment scam. So tayo po ay nagbibigay ng babala sa ating mga kababayan na huwag po kayong mag-i-invest sa kumpanyang ito dahil hindi po secured ang inyong pera. At in the event na kayo ay nag-invest na, please have the initiative to send or to give the company a demand letter assisted by a lawyer, or pwede kayo magpa-assist sa PAO kung paano gagawa ng demand letter para maging mas smooth yung inyong pag-pull out o pag-refund ng inyong investment money mula sa kumpanyang ito. Again, inuulit ko po ang Eureka Business Systems or Business Community, Eureka Business Community ay isa pong investment scam, so stop investing in this company. Maraming salamat po sa ating mga subscribers at watchers. Dito na po natin tatapusin ang ating maiksing video. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood ng ating mga contents. Gayun din po sa ating mga kasama sa United Talino Warriors. Maraming salamat. Suportahan nyo rin po sila tulad ng pag-suporta nyo sa inyong abang lingkod. Muli po, ito si Neon Mask ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.